Magandang araw mga katanglaw, narito muli tayo sa Salitang Law, ang pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. Ngayon ay 22 araw sa buwan ng Mayo, at tayo ngayon ay nasa 6 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ipinagdiriwang din natin ngayon ang kapyestahan ni Santa Rita ng Kasya. Ang ating pong ebanghelyo ay hango kay San Juan, Kabanata 16, Talata 20 hanggang 23. Sa ating ebanghelyo, maririnig natin si Jesus na nagbibigay ng babala sa kanyang mga alagad. Ayon kay Jesus, ang kanyang mga alagad ay maninimdim, iiyak at tataghoy ngayon. Ngunit hindi sila dapat mawalan ng pag-asa at pananampalataya sa Diyos sapagkat darating ang panahon sa hinaharap ay mapupuno sila ng kagalakan. Ang mensaheng ito ni Jesus ay mababakas sa buhay ni Santa Rita. Bata pa lamang, ninais nang maging madre ni Santa Rita. Ngunit itinakda na siyang ipakasal ng kanyang mga magulang sa isang lalaki. Naging masunurin si Santa Rita at naging isang mabuting asawa at ina sa kanyang pamilya, habang isinasabuhay ang kanyang pananampalataya. Dumating ang isang malagim na araw sa buhay ni Santa Rita. Isang hapon, pauwi galing trabaho ang kanyang asawa, ngunit hinarang ito at pinatay ng kanyang mga kaaway. Sa kaugalian nila, naroon yung tinatawag na vendetta, kung saan kailangang gumanti at patayin din ng mga anak ni Santa Rita ang taong pumatay sa kanilang ama. Ayaw mangyari ito ni Santa Rita. Ayaw niyang mabahiran ng kasalanan ng pagpatay ang kaluluwa ng kanyang mga anak. Kaya pinigilan niya ang dalawang ito at patuloy na nalangin sa Diyos. Sa sunod na taon, namatay dahil sa sakit ang dalawa niyang anak. Malungkot ang pangyayaring ito, ngunit nagpasalamat pa rin sa Diyos si Santa Rita sapagkat hindi nagkasala ang kanyang mga anak laban sa Diyos at sa kanilang mga kapwa. Nang mabalo at mamatay ang dalawang anak ni Santa Rita, pinagpatuloy niya ang kanyang pangarap na maging madre. Siya ay nabuhay ng buhay panalangin at punong-puno ng pananampalataya sa Diyos sa loob ng kumbento. At ito'y nakita ni Jesus at biniyayaan siya na tanggapin ang mga sugat ni Jesus sa krus o ang tinatawag na stigmata. Punong-puno ng paghihirap at sakit ang buhay ni Santa Rita noong nadama niya ang stigmata, ngunit ito'y isang biyaya ng Diyos. Tiniis niya ito, hindi siya nawala ng pag-asa at pananampalataya sa Diyos. At nung siya ay mamatay, ako ay naniniwala na punong-puno siya ng kagalakan. Totoo nga na ang mga alagad ni Jesus ay iiyak, tataghoy, ngunit kung sila'y mananatili sa kanilang pananampalataya, sila ay tatanggap ng kagalakang walang hanggan, kapiling ang Diyos Ama. Yun din po ang hamon sa bawat isa sa atin, lalo na sa panahon ng pandemyang ito, hindi po ito madali. Ito po'y nagdudulot sa atin ng hirap, sakit, pagtaghoy, paninimdim. Ngunit hindi tayo dapat mawalan ng pananampalataya sa Diyos. At darating ang panahon, matatapos ito at mapupuno tayo muli ng kagalakan.